I-digitize ang pagbibigay ng ayuda at linisin ang listahan ng mga pangalang makakatanggap ng ayuda. Yan daw ang unang utos ni President-elect Bongbong Marcos kay incoming Social Welfare Secretary Erwin Tulfo. Sanay na tayo na tumulong pero mas malaki kasing challenge pag DSWD. Mas marami Pilipino ang matutulungan. Titiyakin din daw ni Tulfo na maaabot na mga mahihirap ang kanyang opisina. Meron din ho akong magiging instruction na pag-upuho natin na buksan ang mga gates po ng DSWD at papasukin. Ayoko ho nagpipila sa labas ng bakod sa gate yung mga mahihirap. Gusto ko papasukin dahil yan po talaga ang mission ng DSWD na tumulong sa mahihirap. Kaya may karapatan sila sa loob ng aming mga opisina. Kasunod ng pagtanggap ni Erwin sa alok na maging DSWD Secretary, hindi maiiwasang may mga tumaas ang kilay kung bakit siya ang pinili. Pero sana raw, bigyan siya ng pagkakataon. Bigyan naman ho ako ng 6 months to 1 year. Pag hindi po ako nakadeliver, ako na mismo, Ma'am Rocky, ang bababa sa pwesto. Tinanggap din ni Liloan Mayor Cristina Garcia Frasco ang alok na maging Tourism Secretary. Sa isang pahayag, sinabi ni Frasco na suportado niya si PBBM na buhayin muli ang turismo para sa ekonomiya. Nagpasalamat din siya kay Vice President-elect Sara Duterte sa pagtitiwala sa kanya bilang spokesperson. Nagpasalamat din si Frasco sa suporta sa kanya ng mga residente ng Liloan sa panahong siya ang alkalde. Dahil dyan, may halong pagmamahal niyang haharapin ang panawagang maglingkod sa bayan sa mas malaking kapasidad. Tinanggap na rin ni Amina Pangandaman ang alok na maging budget secretary ng papasok na administrasyon. Isa raw karangalan na maglingkod sa taong bayan sa gitna ng kritikal na panahon sa ating kasaysayan. Sa text message ni Pangandaman sa News 5, sinabi niya nakatakdang makipag-meet sa buong economic team si PBBM. Sa ngayon, ang tanging bilin daw ni Marcos ay magtrabaho sila para matupad ang ipinangako niya noong kampanya. Si Ivan John Enrile Uy naman, kumasa na rin na maging secretary ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Pagtutuunan niya raw ng pansin ang pagpapaigting ng digital economy. Pinaka-importante ngayon no, is digital literacy, especially what we call cyber hygiene. I think this has to be taught even in grade school. Marami na may pang cabinet position ang wala pang napipili, kabilang ang sa Department of National Defense o DND. Kanina, sa Duterte Legacy Summit, may biro si outgoing Labor Secretary Silvestre Bello. Secretary Yunes Veron, nababalita ko magiging Secretary of National Defense ha? Balita lang naman eh. Wala pang kumpirmasyon ang Marcos camp tungkol dyan. Nagbabalita mula sa frontline, Marlene Alcaide, News 5.